maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-awerta ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang umisipo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka yung tayumangge. Ito po yung mga health benefits ito. Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Magandang araw, ako po si Amy Guico at ito ang Agree Ako Dyan. Alam niyo ba na mayroong batas na naghihikayat sa ating mga magsasaka na lumipat sa organic farming? At ngayong araw, may makakasama tayo na halos isang dekada na silang nag-organic farming. Sila po ang kauna-unahang agritourism site sa Southern Circuit ng Negros Occidental, accredited by DOT. Kaya sigurado ako marami tayong matututunan dito. Kaya dyan lang kayo at ito po ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw ang makakasama po natin, sila po ang first and only agritourism site sa Southern Circuit ng Negros Occidental. Ang pangalan nga po ng kanilang lugar ay Peace Fan. Sila po, sila Mr. and Miss Jets and Kex Orbida. Hello po! Hello po! Hello Thank po. You for having us. Ako, it's our pleasure po na makasama kayo. Ma'am, ang inyong agritourism farm ay nag-iisa at unang-una dyan sa inyong lugar. Yes, yes po. Sa Southern Circuit ng Negros Occidental, kami po yung first and only accredited na agritourism site ng Department of Tourism. Kaya very honored po kami sa accreditation na yun. Ma'am, can you tell us more about it po? Paano ba nagkaroon po ng Peace Fund at paano ito na-accredit ng agritourism? Ng DOT o Department of Tourism? Ah, okay. Ang Peace Fund, matagal na siyang farm, no? Matagal na siyang, binuo namin siya bilang organic farm years ago. And then nakita po ng Department of Tourism na yung mga qualities ng magandang agritourism or farm site ay nasa amin po, especially po yung aming zero carbon footprint agricultural system. Bale, sa aming farm, wala po kami mga heavy equipment dito, mga farm implements na de kuryente o de gasolina, tama, no? Zero carbon footprint, ma'am, very important po yan sa protection ng ating kalikasan. Pwede sabihin, ma'am, manual labor ang ginagawa niyo po talaga dyan. Yes po, si Jeff actually can talk about the farm. Yung... Not necessarily po na manual. Meron din po kaming mga equipment, may mga gadgets. Pero instead of using kunyari a traktora, you're using a bike-operated na araro. So hindi siya... Yan. Opo, yung meron po kami nun. Opo, opo. Oo. Also, kung nagbe-vermi farm naman kayo, you need a shredder. Tsaka ng mga sifter. So yung kanila po, yung sa malalaking farms, ano naman yun? Di makina o kaya di kuryente or di gasolina. Yung sa amin po, mano-mano lang din. So even our water system, imbis na gumagamit ka ng water pump na di kuryente o di gasolina, ang ginagamit namin, bike din ulit na parts. So it's basically, we're not using any fossil fuel. Wala kaming carbon footprint when it comes to sa aming farming system. Yun po siya. Sir, ano yan? Pinano nyo ba na dapat wala tayong mga carbon ano dito? Kailangan manual? Ganun ba?
Kasi na mula nung 2012 hanggang mga 2018, nag-ikot kami sa buong Pilipinas. We went to around 156 farm communities. Yung isang napansin namin, para magturo ng ano ha, ng dalawa, organic farming tsaka solid waste management kasama livelihood. Isa yung napansin namin sa mga remote areas ng mga farms natin dito sa Pilipinas. Walang kuryente. So, yeah, di ba? Kasi remote areas, walang kuryente, walang tubig. So, ang ending nila, ang sabi namin, abay, kung magkakaroon o bibigyan man sila ng farm implement or equipment na may gasolina o di kaya di kuryente, papa, what will they do? Di ba, small farmers, ito yung backbone ng ating ano ekonomiya, yung small farmers. Sabi ko, sabi naming dalawa, bibigyan ka nga ng farm implement, di ba? Diba, hindi mo na wala kang electricity powered. At the same time, bibigyan mo sila ng farm implement na di gasolina. Ay, laki naman ng capital outlay ng capex nila. Hindi na nga, isang kahig isang toka. So sabi namin, kailangan ang aming farm, yung PISPAN, magiging demo farm siya. Siya ay dapat maging model ng zero carbon footprint system para maituro namin. Hindi lang to para sa farmers namin, maituro sa iba na kayang-kaya to do farm to do farming, organic farming especially methods without relying on fossil fuel. Opo, pero ma'am, hindi 'yun madali. Talagang hindi madali. Ang pagturo pa lang po ng organic farming sa atin sa buong Pilipinas, hindi talaga po madali. Kaya pero unti-unti na pong namumulat ang tao, especially after COVID-19, no? Yes. Food security is very important to the lives of Filipinos. And we're an agricultural economy. So kailangan let's make use of everything, the resources that we have. Yung zero carbon footprint system ay mainam po talaga para sa farmers natin. It's not only practical financially, but it also protects the environment dahil hindi ka gumagamit ng maraming carbon sa mundo. Okay. Ano? Ang ganda ng advocacy niyo, ma'am. Thank you. Kay Sir Jeff Yun kasi siya yung farmer talaga. Ako sa basura. Ang inyong ano, combination, eh, magandang combo, eh, no? Farming and then yung sa environment, ng pag-aalaga environment. Eh, totoo naman po, di ba? Pagkasira na yung ating environment, hindi na rin maganda at magiging productive ang ating mga farm. So, yes. Dapat i-consider, hindi lang, kasi minsan gumagamit tayo talaga ng chemical at nakaabuso po ang ating mga lupa. Wala nang napoproduce ng maganda. So, dapat i-take note yan ng ating mga magkasamahang magsasaka, di ba? Yan po, yes. Ang balita ko, si Sir Jess, sabi mo siya yung farmer, pero alam ko siya yung galing ng Makati eh. Ay, Manila boy eh. Paano ba naging, ano, naging farmer ang ano, Manila boy? Siya yung city slicker, ako dapat talaga yung probinsyana. I'm from here, no? I'm from Negros Occidental. Ikaw na magkwento, bakit magkaiba yun? Kahit nung nasa Manila po ako, nagtatanim-tanim na rin ako eh. Tsaka nung I grew up in Makati sa Guadalupe, yung sa may MRT doon. Ano yon? Public school kami. So sa public school, meron yung gardening. Grade 3 ka pa lang, grade 4, 5, and 6. Meron na yan. Nasa tabi kami ng sapa eh, ng creek. Yung creek papunta yun sa Ilog Pasig. So I grew up nung elementary days ko na may gardening kami. So ako lang siguro yung tao noon, nung bata pa na gustong-gusto ko yung amoy ng lupa sa na nakamix yung chicken manure. So, when I went here, hindi naman ako agad nag-organic farming. Nagtanim ng sugarcane kami, nag-rent kami ng farm doon sa one town away. So, bumalik yung smell na yon sa akin. Alam mo yon, may memory eh, di ba, yung smell natin. So, yung olfactory ba tawag doon? So bumalik yung sa memory ko yung smell na yon na na-experience ko long elementary days ko. So sabi ko, ito talaga yung gusto ko. When I smell that, ano, yung singaw ng soil habang dinidiligan, nung pupunta na ako dun sa sugar cane farm. So I know right there and then na I was in the right place. Oras ko talaga yon. Ganun po yon. Opo. Sir, ano yung mga hamon na kinaharap nyo sa pagsisimula po ng PISPAN?
May nagtatawanan kami. Plain and simple. Siya nagbubumbal ng lupa, ako masurera. Yung tipong mag... dahil... Oo, oh, yung tipong mag... mag-i-introduce ka ng new technology na actually hindi naman bago. Yung pagtatawanan ka. Nung siya naman, kwento mo yung sa cemeteryo about the waste management. Nung mga 1 year pa lang kami dito, tapos nagbuo kami ng ano, isang grupo, tawag namin Peace Fund Women. No? Peace Fund Women, based kami sa isang maliit na space, yung Peace Fund Eco Center. Eh di, syempre, sabi ko, recycling, no? Recycling, very important, especially non-biodegradable. Sabi ko, malapit kasi kami sa ano, Amy, malapit kami sa sementeryo, tawag sa Tagalog, sementeryo. A few hundred meters. May joke kami, na kami lang yung natutuwa pag may patay, tsaka yung funeral parlor. Kasi yung funeral parlor, syempre, mag-embam. Hindi, that was just only a joke, ha? Pero, well, nagiging anecdote namin. Takas kami kasi, tuwa kami kasi, di ba ang daming basura pag may libing? Oh. Mga yung mga foil pack juice, mga ganon. Pag ganon, pinipick up or pinupulot ng mga babae namin para gawing livelihood project. Mga bags yes. noon, mga okay. ganyan. So, naging so, anecdote. Yung mga SO na yeah, ano yeah. The juice foil packs, that was around early, something like 2004, 2005. Pero honestly, mahirap talaga ang simula namin kasi yun, nag-introduce kami ng mga advocacy na hindi popular sa general public. And you know, just like him, organic farming, sabihin, aba, nasanay kami sa pag pagtanim na may chemical na abono. Bakit kami maniniwala dyan sa Peace Fund? No? Sa akin naman, yun nga, basurera. Mahilig mag-pick up ng basura ng iba. So imagine that was 16 years ago. So pinagtatawanan kami noon. And then after about 5-6 years, nung nagkaka-award na, nananalo na, even our barangay or our municipio, hindi naniniwala sa amin yung mga yun. Dati. I mean, when we started winning awards sa labas. Acknowledge na po. Yes. Actually, yung mostly po na nakakausap namin na organic farm, is ganyan din yung nagiging problema nila. Kasi syempre yung iba, sanay talaga na chemicals yung ginagamit nila. And if you're going to introduce itong ang organic, sabi nila mababa yung production niyan, matagal. Ganun ba? Ganun po ba yung sinasabi sa inyo din? Yeah, exactly ganun. Nasabihin, mas mahal yung organic, bakit kami papasok dyan, yung selling price ba? Nasanay kami na dalawang dekada kaming nag-till ng aming farm na may mga chemical kami na abono. Ano yung gagawin ninyo na ituturo na para mas maganda pa dyan? People forget that the very essence of food security is food that is nutritious. Hmm. Tama? We should go back to decades and decades before na yung mga kalululuhan natin walang chemical na abono. Even the sugarcane na mga tanim dito sa Negros Occidental at the start of the 20th century, ang tatangkad kasi tangkad ng bahay, they had no chemical fertilizers, right? Kaya lang syempre yung chemical fertilizer, may yung mga advantage noon na talagang totoo naman, no? Mabilis yung production, ganyan. Pero, you know what, Amy? Isang ano namin sa COVID, tinuruan talaga kami ng COVID-19 ng buong pandemya. Tinuruan ng buong Pilipinas to really recognize healthy food. Tama. Diba? Biglang lahat ng tao nagtatanim sa kanilang paligid, biglang nagkaroon ng term na plantito, plantita, yung mga ganyan. Diba? Parang naisip ko tuloy, ma'am, yung quality over quantity kasi tayo nagre-rely tayo sa chemicals for quantity, madaming yes. production. Pero yung sa quality, hindi naman healthy, di ba? Yes. Yun yung natin. Yes. Yes, sir, po. Ms. Ami, kasi may misconception dun nga sa punto mo kanina. You were asking kung bakit mahal. Palagi yan, when I'm being interviewed, tinatanong lagi sa akin yan, bakit mas mahal yung organic? Simple lang yun eh, low supply and demand eh. Kasi kukonti pa lang ang nagsusupply ng organic. That's one. Two, mahal yung third-party certification. So, ang nangyayari, kinakarga mo dun sa consumer yung binabayad mo sa certification, which is 130,000.
Yes. Although ibang topic na yan, yung certification, may mas mura na dyan eh. If you want, you can invite the board din kasi ako ng NOAB. Pwedeng i-discuss sa inyo yun further. Mas mahaba yun eh. Number 3, when organic farming was introduced in the country, hindi siya inintroduce ng agriculturist. Ang nag-introduce dito, ang nagtulak dito, yung Department of Trade and Industry. So ano yung DTI? Negosyo siya eh, di ba? Dapat ang organic farming, ang pinaka-foundation or pundasyon ng organic farming, number one is food safety, health. Kung tutusin mo, when we produce organic fertilizers and organic pesticides, puro kitchen waste or agricultural waste ginagamit mo eh. So you do not spend that much. Kasi zero yung cost mo. So bakit mahal? Because of that, law of supply and demand. Kasi konti pa yung nandyan sa merkado na supply. Opo. Yun yung real nun. Now, kung dadami kaming nag-organic farming, naturally bababa yun. With the present concept niya, parang sinasabi natin, mayayaman lang ang pwede kumain ng malinis. Dapat hindi. Dapat lahat tayo pwedeng kumain ng malinis na pagkain. Yeah, but mahabang discussion yan. Invite ka na lang ng ibang topic na yun. Resource person for that. Opo. Hindi, actually, meron po kami mga na-invite mo. The reason naman kung ba't sila nag-go organic is para sa kanila mismo. Para sa bahay nila, healthy yung kakainin nila. Diba? Yes. So, yun talaga, maging mindful tayo sa health. Sabi nga, health is wealth eh. Aani mo naman yung mura nga eh. May sakit ka naman, diba? Kaya nga. Umuubos din yung pera mo sa pambili ng gamot. Pero ma'am, ang tanong ko, ano-ano pa ba yung mga awards? Sabi niyo, nabigyan kayo ng mga awards. So, pag-usapan natin yan. Actually, simula nung 4 years ago, no? Nagtuloy-tuloy na siya. Si Jet won first dito sa amin sa provincial coconut as provincial coconut farmer. Oo, tapos umakyat siya ng region, tapos umakyat ng national. So, naka-national awardee. We also have other awards from a couple organic of years also. Ago, organic. So organic, I also won from province, region, national. And national. Tapos, meron sa PISPAN mismo, it's a golden prize award, has a gold prize award from to farm, no? For agri business initiatives. Yung zero carbon footprint namin, yun mahalaga na point na kung bakit kami nananalo. Opo. Parang worth it talaga yung mga sinabi nila sa inyo eh, hindi kayo tumigil at nagpagsigil dito sa inyong advokasya. Eh, pay off naman talaga. Dami yung award. Opo ma'am, nakuli kayo yung mga piling tao na talagang dapat eh, nagiging inspirasyon po sa amin. Kasi mahirap din na yung organic po. At ilang taon na kayo, sir, na nag-organic? Yun yung tanong. 2010. So 11 years. 11 years. Miss Amy, gusto ko lang i-emphasize since your program is under the DA also, di ba? Marami kaming public-private partnerships mula nung nire-recognize na kami. Siguro si Miss Kicks, explain niya ano-ano yon. Oo, meron marami, kami. Marami. Not only DA, ha? Alam mo, gumawa yan ng nursery. Nagbigay yan ng project sa amin. Binigyan kami ng malaking nursery. So, a year and a half ago lang. Ganda-ganda. Anyway, marami kaming PPPs, no? BIFAR. We have ATI, Learning ATI, Site. Especially with our Learning Site for the School kami. Of Agriculture. Under the ATI, which is also under DA. May BIFAR tayo. May Aquasilvi for mangrove crabs. Yes. PCA. Philippine Coconut Authority. Mangrove crabs. We have that. It's we call it the Aquasilvi Culture Project. Nagtanim kami yung farmers namin yung halos isang hektarya na pond dito kasi ang peace pond is also used to be a bangus milkfish pond. So yung isang area namin, isang hektarya namin tinaniman namin ng bakaw, mangroves. Okay. And then BIFAR saw it. And then, nagka-proyekto kami, nalagyan siya yung buong mangrove farm na yun
Lagyan siya ng mud crabs, yung alimango, not the alimasa, ga-alimango. So very, very healthy at masarap. Mangrove crabs na yon, no? Because alimango siya na pinatubo sa mangroves. And very healthy. Ang sarap talaga. We call it the Aqua Silviculture Project. Yun nga, sabi ko, ano ba itong Aqua Silviculture? Yeah. bago sa akin eh, kasi usually nadidinig ko aquaculture. Yeah. Aquaculture, tama po ba? Kasi pwede yun na ang ilaman mo, isda, pwede rin na crabs. Crabs. So, dalawa yun. Kami, we chose ang mangrove crabs. Di ba mahirap po pagka-crabs kumpara sa isda? Mahirap. Babantayan mo yung water quality. Pag yes, nag-suffer yung water quality mo, mamamatay yung crabs. Sa mga ilang crabs po is merong galamay. So, kailangan to, may mga nakanet pa ba kayo? May system kami niyan. Actually, si Jet nag-design ng aming aqua silviculture. That's why successful siya compared sa mga aqua silviculture projects dito sa Negros Occidental. Kasi yung kanya, walang net. Kasi pag net, nakakaakyat yung alimango, di ba? Sa amin, recycled na tarpaulin. Mahabang, inikutan siya namin ng tarp na recycled na kinukuha namin sa mga politiko pagkatapos ng kampanya at election. Especially pag talo, binibigay nila yan. Ang nanalo, hindi nagbibigay ng tarp. Dinesign ni Jeff na nakapalibot yan sa lahat ng pens. Eh dahil ang tarp is, di ba, madulas? Yes, hindi nakakaakyat yung alimango. Pag net, akyat. Nawawala. Hindi pala ang resolution dyan. Di ba lang... Ano yun, Miss Amy, nag-marry yung solid waste management, which is recycling, and the farm. Okay. So marami kaming ganito. Think like a crab. Ma'am, itong pumasok itong pandemic, sabi mo nga naapektuhan kayo. Ano yung changes na nangyari sa inyong farm nung dumating itong COVID-19? It was really bad last year. Noong simula, remember yung mga ECQ natin? Yung mga hindi ka makakalabas ng bahay, isa lang ang pwede, yung mga quarantine pass. Hirap na hirap talaga kami sa farm kasi sinong bibili ng aming produce? Nagkaroon ng mga border restrictions, nagkaroon ng mga travel restrictions. Hindi namin maibenta kaagad yung aming mga produkto sa city like Bacolod. So hirap for a while. But the pandemic did something to one of our products, no? Biglang when DOH, DOST, and PCA relayed the news that VCO, virgin coconut oil, has a possible supplementary effect sa treatment ng COVID-19 patients, nagkaroon ng pera yung farmers namin para gumawa ng VCO na maramihan. Yung ibang naming produkto na medyo nag-suffer yung sales, like the fresh vegetables, nagsuffer yung sales, pero sa VCO tuloy, no, gumanda yung sales namin. At siguro one thing na masabi ko diyan, masarap yung feeling para sa isang farmer na nagbebenta ng kanyang produce na nakakatulong sa present situation, which was COVID. Yes. Nakakabenta na kami, so may income ang farmers namin, pero nakakapag-pagaling kami or nakakapag-bigay kami ng good health sa aming kliyente. Diba? Kasi VCO naging siya for COVID-19. Ang problema lang ngayon, medyo naubos-ubos, medyo ngayon. So sobrang dami ng ginawa namin. Kasi sobrang dami COVID patients na humihingi ng VCO namin, bumibili. Medyo ngayon ba, halos siguro 3 weeks na kaming walang production. Kasi naubos na yung mga mature coconuts namin. Opo. So yung sabihin mo, ganun kataas yung demand for the VCO? Yeah. For the first time, ha, since we started doing VCO, we started 2015, Jan Banda. For the first time, grabe. Dalawa yung variants kasi namin. One is the edible, yung food supplement for COVID-19. Ang yung isa is for massage. Dati, yung massage lang yung ganong binibili kasi may scent kasi yung aming VCO, mababango. Nung nag-COVID, mas maraming humihingi ng food supplement, no? And we're very happy that, you know, we helped a lot of people. Buong Pilipinas namin siya sinishipped out.
Wow. So, parang blessing in disguise din po, no, ma'am? Yun yung silver lining. Yes, yes. Pero okay. Dalawa yung major blow sa amin, aside from maganda yung nakaprodukto ka about the VCO. Pero when it comes to tourism and the learning site, physically walang pumapasok sa amin. Yun nga yung tanong ko, sir, ano yung naging adjustment nyo for the, kasi learning site kayo, eh. Ang learning yeah, we did webinars. Pero dapat ba webinars lang? Kasi di ba meron tayong mga instance na kailangan may practical? Yeah. Sa time na grabe yung surge sa amin dito sa Negros Occidental, that was mga September, October, November, December, nag-online kami free webinars, ha? Talagang libre. Pero nagkaroon din kami ng face-to-face. Once yung mga restrictions ng quarantine level bumababa, tumatanggap kami ng face-to-face workshops with a condition na limited talaga. So dati, like our eco-tours, sa isang araw, we could have like 70, 100, 120 people for our eco-tours. Ngayon, tinanggal namin, for a time tinanggal, tapos nung nag-accept na kami, hanggang 20 lang in one day. Yeah, so maliit lang, mura lang yung tour namin. Dati 50 pesos lang per person, ngayon naging 65 per person. That's around 3 hours na tour. Pero yun, ang isang change is nag-webinars kung medyo maraming nagre-request. Face-to-face, kung the quarantine level, the community quarantine level, accepts that or approves it. Opo. Ma'am, ngayon ba? Ano na tayo sa Negros? ECQ pa? GCQ kami GCQ. Ngayon. Matagal kaming MGCQ for ilang months and then suddenly, 15 days ago, well, the last quarantine level, inakyat kami kasi grabe yung surge ng cases both in the province of Negros Occidental and Bacolod City. Oh, akala ko pag, alam mo yun, ma'am, di ba may vaccine na? So, feeling mo medyo okay-okay na, no? Pero hindi grabe. Oo, nagkaroon ng malaking surge talaga sa amin. So, ngayon is lalo kayo pagdating sa physical face-to-face learning. Yeah. In fact, we're going to have a workshop in a couple of days. Sampu lang sila. Dati, sige lang, it's okay. Happy kami. Yeah. Sir, kahit mag-workshop kami dati, yung whole day workshops, aside from the eco-tours, kaya naming 30, ganun, 40, 30, 35. Pero ngayon, dito lang tayo para safe kami lahat. Hindi lang yung nag-workshop, kundi mga farmers din namin kasi sila rin yung facilitators ng workshop. So talagang meron sila magiging contact if ever na may pupunta po na tao. Yeah. Oh. Eh, dun tayo sa safe. Pero ma'am, nakikita ko dyan sa likod mo ay merong plastic nakalagay. Yan yeah. Ay yung tarpaulin dyan sa likod. Kaya. Oo, oh, yung sign namin. Inabunan ko, ayan. Plastic yan, hindi yan plastic. it's our solid waste management project dito sa Peace Fund. Opo. Ma'am, pag-usapan natin yan sa ating pagbabalik. Ito po ang agree ako dyan. Nagbabalik po ang agree ako dyan. Ma'am Kex, ang tanong ko sa'yo, kasi nakwento mo kanina, namumulot ka sa cemeteryo, no? Namumulot yung inyong grupo ng Peace Fund ng mga kababaihan. Ito po ba ay para sa plastic at saan-saan lugar ka pa namumulot? Nagsimula dati yung Peace Fund, yung aming effort sa solid waste management, hindi sa plastic kasi yung plastic was just launched mga 2 years ago lang, 2019. Oo. Before niyan, meron kaming grupo tawag namin, Women of the Peace Fund Eco Center. Yung talaga, ang dami naming mga recycling efforts noon, no? From the juice foil packs to bottles. Nagre-recycle kami ng papel, we make them into jewelry, we make them into handbags. Kahit yung mga tarpaulin ng mga organizations, mga eskwelahan, politicians, we turned them into tarp bags. We actually distributed and sold thousands of those tarp bags, no? So maraming produkto, maraming mga recycling efforts. Until 2 years ago,
Yung Blastic Project was born 2019. It used to be a project under AIDFI, no? Ang aming partner din sa Agos Rampam Project. And then, it's a project also under Coca-Cola Foundation Philippines, yung foundation. So, 1 year kaming nag full force ng Blastic, and then nag-stop kami for a few months last year because of COVID. Nung July rish yung operations. It's the first and the only on-site, full circle na plastic bottle collection and recycling program sa buong Pilipinas. And very, very proud kami kasi ang liit lang naman ang PISPAN, pero meron kaming ganitong recycling facility. Opo. Ma'am, bakit nyo naisipan gawin itong project na to? Kasi sa frustration, yung advocacy ko talaga since PISPAN started, that was 2003, December, solid waste management talaga. Actually, yung buong PISPAN nagsimula, ang aming advocacy or aming, in Ilonggo, it's called CAUSA, cause, ay solid waste management. So, frustrated kasi, alam, di ko na kailangan i-explain. But currently, the Philippines is the third largest ocean polluter in the world. Kailangan pa ba nating tanungin kung bakit tayo dapat nagsisegregate or nagsisolid waste management? Yun lang yun. Oo. Oh, yun nga eh. Kaya po sabi ko din, ano eh. Kasi ako mahilig ako sa mga Asian films, no? Pero na ako nakikita, dahil sa mga film nila, talagang hinihiwalay yung plastic sa ano, alam mo yung bottles, pipiyutin pa nila yon tapos para ilagay doon sa mahigpit pagdating po sa mga waste, no? Sa atin, wala eh. Hindi masyadong, sa kanila, bata pa lang, pinatrain na nila na kailangan magkahiwalay yung plastic, kailangan magkahiwalay yung nagugulok sa hindi nagugulok. Sa atin, hindi ganun kahigpit. Kaya siguro din tayo yung number 3 sa contributor sa mga pagdating dito sa plastic waste, ano po, no? So, malaki yung nagagawang pagkasira sa ating inangkalikasan. Kaya nagugustuhan ko po itong project niya na Blastic. Pero mamano, ano ba yung mga ginagawa niyo dito? Pwede niyo bang ikwento sa Okay. Actually, ang aming talagang main goal is to teach, no, small communities. Ano itong mga small communities? Mga barangay, small LGUs, mga maliliit na organisasyon, schools, para mag-replicate na aming proyekto. Ngayon, ano siya? Kasi hindi lang siya recycling, collection din siya, no? So very, very, ano sa amin, very serious kami sa segregation. The whole project, kung i-replicate mo siya, ang end result talaga is to keep plastic away from our oceans and away from our farms. Diba? Parang PISPAN. Actually, sa PISPAN, matagal na to bago pa mag-plastic. Pag pumasok ka dito, may sandobag, kandala, yung plastic sandobag, o di kayo may styro, may multa kaming 50 pesos. Hindi ka pwedeng pumasok, kahit friends namin. Just to instill the good practice of saying no or banning single-use plastics. Anyway, sa Blastic Project, nagtuturo kami paano mo i-collect, paano mo i-segregate, paano mo i-recycle para mapakinabangan. Kasi sa totoo lang, in the next few years, in the next ilang years, hindi mawawala ang plastic sa mundo, Miss Amy. It cannot just say, hindi na tayo pwede mag-plastic. Magkakaroon talaga ng mahabang transition. Ang point is to recycle para yung buhay ng isang plastic product mas mahaba. Yun lang yung point natin. Siyempre, of course, you have to start from reduction, mag-lessen ka ng plastic use mo. Pero yung point, kung meron ka na sa bahay mo, imposibleng hindi mo siya gagamitin. So ang point is how to recycle them. What do we do? Pagdating dito ng plastic na kino-collect namin, these are all sachets, plastic bottles, plastic bags. Ilalagay namin sa aming MRF, which is a materials recovery facility. So store siya sandali, lilinisin siya, at i-recycle into bowls, into wall tiles. We have structures. Yes, we have houses here. We have machines, no? We have machines for that. So marami kaming tinuturong recycling strategies. Ang importante nito, na kaya ng maliit na organisasyon or maliit na LGU or barangay. Kasi on-site. Ibig sabihin, ang mga basura ng isang barangay, hindi na kailangan ipadala sa iba pang city or ipadala pa sa ibang recycling facility. Especially with COVID, di ba may border restrictions at travel restrictions? Paano yung basura ng isang LGU, ng isang barangay, hindi niya mapadala sa Cebu sa recycling facility? Ang point ng Blastic,
dyan lang sa inyong barangay, i-recycle na natin. Mapapakinabangan, magiging livelihood project, and it works talaga, no? Oh, yung mga structures namin dito, may mga centers kami na yung mga walls are made of recycled bottle caps na pinaprocess ng tatlong machine. Yung machine namin, hindi siya yung pangmayaman ha, na planta na malaki. Biro mo ha, maliit lang yung piece pan. Very small, semi-portable machines, affordable. Tatlong machines lang kami, nakakagawa kami ng maraming produkto. In our video, no, in our profile, you will see that. Opo. Ma'am, kasi di ba kanina sabi mo sa akin, pinagtatawanan kayo pag kumukulot niya kayo, di ba? Lagi kayo sabi, ay, namukulot, ganyan. Pero ngayon na meron Blastic na proyekto, eh ano naman reaction ng komunidad? Ay, di syempre amazed. Diba, we show them all the products that we can do from kahit yung label ng mga beverage bottles, pwedeng gawing wallets yan, face mask case and everything. Oh. Pero ano, ang point namin is, ngayon, a lot of people are so interested because finally, nagkakaroon na ng exposure ang the ban of single-use plastics, right? So in a few years na nagkaroon na talagang awareness. So everybody, ang dami gustong mag-workshop dito. Actually, we have a workshop 2 days from now, no? Which is a group of students who want to set up their own facility. So ang point is, come here to PISPAN, learn from the Blastic Project, apply nyo sa inyong areas. Nung sana walang COVID, nagsimula kami sana last year to go around the Philippines to teach. Dadalhin namin yung mga machines and then teach in areas around the Philippines hanggang from Luzon down to Mindanao. Dala namin yung machines, tapos demo, workshop, and everything. What COVID did was, hindi kami pwedeng mag-travel. So, for a time, nag-webinars. Nagbalik kami ngayon sa face-to-face workshops and we're replicating the Blastic Project in communities. No? We have one in Kabangkalan, which is a few hours away from us. We have one in Dalisay. Some of the tinuruan namin ng workshop participants 2 years ago, like Elite Ads Corporation, gumagawa na sila ng sarili nilang recycling campaign. Mm-hmm. So, parang ang dami nang nagawa agad ng Blastic po, no? May pera kasi, Miss Amy, may pera talaga sa basura. At importante nun, may pera ka na, may livelihood ka na, you keep plastic, especially single use, no, away from the oceans and our farms. Hindi siya pwedeng ibaon sa lupa, 'di ba? Bawal na bawal 'yun. Curious na kasi magkano yung wall tile na gawa sa plastic? Ah, yung isang pirasong wall tile ba? Presyo. 18 inches siya by 24 inches. So halos 1.5 feet by 2 feet. That's around 200 plus lang po. You know what it's really good? You know why it's really good? Hindi mo siya dapat pinturahan or i-redesign, no? May texture siya. So, aesthetically pretty siya. Number 2, waterproof. Kahit basain mo siya ng bagyo, wala. Because it's plastic, di ba? Plastic is 500 years mabulok. Number 3, it's flame-proof. Hindi mo siya pwedeng matutunaw siya, of course, pag nilagay mo siya sa apoy. Pero hindi mo siya masindihan. And it's termite-proof. Hindi siya makakain ng anay. So it's really good for mga remote communities like dito sa amin, mga you know, mababa, mga CD communities. Kasi ang problema ng mga CD communities, especially here, no, sa Negros, anay. Termites. O ito, hindi niya makain yung plastic. Mamamatay ang anay. Sige, pakain kayo. Sasakit siya ng anay. Curious ako, ano yan, ma'am, binibenta niyo? Paano niyo binibenta? Our advocacy is not really to sell, no? Our advocacy is to teach people how to do the Blastic Project, how to make these materials, so eventually they can also sell. But we do have people who want to buy. So kung may na bumibili, o sige, ganun. Pero hindi naman yung pangmaramihan, Miss Amy, kasi yung point namin is not really to make it a business, but to teach others how to do the products themselves. Yung mga bowls namin, mga pots, yung mga masitera, we also have chairs, we have tables. Oh, ang dami. Women friendly, Miss Amy, kayang-kayang gawin ng babae. Oh, ang dami pala, ang dami niyo ng meron kasi dito sa amin, ganyan din yung mga recycled materials na mga plastic. Ginagawa naman nila bricks. Yung bote na may laman?
Opo, yung ano, dito sa Laguna, Laguna area, napuntahan ko yung kanilang ano, machines. Bricks naman po ang ginagawa nila. Parang hollow blocks na bricks. Yeah, ganda nun. Yeah. Pero buo naman siya, 'di ba? And then yung I really like them. Ang problema lang sa kanila, malaki yung investment, 'di ba? Kasi kailangan ka magpagawa ng malaking kapital. Yung sa amin naman, yung aming advocacy is mga recycling ng plastic na kayang-kaya na maliit na barangay na they don't have to shell out malaking capital outlay. Maganda yung EcoBricks na yun, ganda. Opo, matibay. Kasi yung pinuntahan ko noon is panahon ng sumabog yung Taal. So, nagkaroon ng ashes, di ba? So, kinuha nila yung ashes. Hinalo din nila doon. So, lalo siyang tumibay. Yeah. Kasama ng plastic. So, yun, binibenta nila 5 piso. Yung mga bricks. Ganda. Maganda, maganda. Oo. Kaya, ito yung mga gusto kong topic. Kasi nakakatulong talaga to kay Mother Earth. Kasi ako sa totoo lang po, ano na, masyado na malaki ang damage po sa ating inang kalikasan. Imagine the global warming na nagkakos sa atin ng sobrang init talaga. Na sabi nga, ilang taon tayo nalagaan ni Mother Earth pero tayo hindi natin mabigyan ng concern. Diba, inaabuso talaga natin siya. So this time, maganda to na pinapakita natin sa ating mga audience na merong ibang ways how we can help our Mother Earth para hindi siya mamatay. Yeah. Dito na siya papunta, Ma'am Kex. Papatay na ang ating mundo. Of course. We'll never know. We'll never know. It can be anytime soon. It can be years and decades away from now. Ang importante, we start now. Yes. Let's not wait. Diba parang, just even with single-use plastics, you can actually start now. Just say no to sando bags. No to single-use plastic bags. Just bring your eco bag. Diba? Pwede talaga. Yun ang tinuturo namin sa plastic. You can start now. Habang even while you're undergoing the workshop. Opo. No? Diba? At saka importante rin sa farmers, Miss Amy, bakit? Ang kinabubuhay natin, 'di ba? Ang ano natin is lupa. Pag inaabuso natin 'yung lupa, lalagyan mo ng poison. One of this is solid waste. Lalagyan mo ng chemicals, fertilizer. What do you do? Pinapatay mo rin ang buhay, ang lupa na nagbubuhay sa iyo bilang magsasaka. Yes. So may kinalaman talaga ang pag-alaga sa kalikasan at pag-alaga rin sa lupa na nagbibigay sa iyo ng buhay. Opo. Yun nga, sabi nga eh, mahalin mo yung pinagpupunan mo at babalik din yung pagmamahal sa iyo. Yes, diba? Naniniwala kami niyan. What you reap is what you sow, no? Yes. Yun tayo, Mama. And kay Sir Jets naman, gusto ko po malaman, eh meron tayong mga proyekto sa gobyerno, no? Sabi mo nga, member ka ng NOAB. So, yes. Sir, pwede mo ba kaming i-walk through dito sa bagong ano natin 2010 Act ng Department of Agriculture sa related po sa organic? Okay. Ang major na policy na bago doon sa 115-11 ba yun? Yung participatory guarantee system. Kanina na-mention ko na mahal yung third-party certification. 130,000 per crop. Per product. So, limbawa kami, Coco Sugar, tapos BCO, dalawang magkaibang produkto yon. So, you'll get 260. You'll need 260 para maipa-certify mo lang yon. Ngayon, itong participatory guarantee system, you have to organize yourselves. That's in line with the program ng DA na consolidation ng associations and ng individual farmers and other stakeholders. So, mag-grupo kayo. Pag naggrupo na kayo, magkakaroon kayo ng tinatawag na core group, sila yung magse-certify na sa inyo. Yung core group na yun, sinertify naman dun sa taas ng BAPS. Under din yun ng DA. So, mangyayari niyan, pesos and centavos tayo para mas mag-gets ng lahat. Kumpara sa 130,000 mo dati, ang gagastusin na ngayon for certification is sa proposal pa lang to ha, hindi pa ito final, 5,000 na lang per certification. So guaranteed certification, guaranteed
organic certification yun bale. So 5,000 ang proposed na budget, meron niyang mga laboratory, may kung ano-ano na logistics when it comes to certifying a farm. Tapos yung buong farm mo na yung isa-certify. So if you have, for example, kami will be coming up with mushrooms, VCO, cassava, coco sugar, salted eggs, lahat yun, pwede ko na siyang tatakan na guaranteed organic na siya. So hindi na ako magbabayad ng tigwa 100 plus kada isang produkto. O may 600,000, di ba? You are certifying the whole farm na ang produkto nitong farm na to lahat ay organic. Yun nga lang, domestic lang siya. But that's beside the point eh. Ang importante nun, alam ng lahat na, oh, pwede nang lagyan ng label yan. Kasi may label yan eh. Bibigyan ka ng, ano eh, ng PGS, ng labeling mo eh. Kumbaga sa ano, yung branding mo, tatatakan yan. We're planning to do the QR code also. Di ba, may coding yan. So, yung iniiwasan natin, yung tawag dun, yung dinadaya, yung mga label. So, ganon. Basically, pesos and centavos, lesser yung cost, 5,000 ang certification ng kada farm. Tapos, ang subsidy nun, ibibigay sa mga farms na 5 hectares below. So, ang target, small scale. Yes, small farm. So, ang makikinabang talaga, small scale na mga farms. Hindi yung mga malalaking mga sindero. Yun ang pinakamalaking pagbabago doon. Ang nagiging problem ng namin ngayon is how to organize. There are regions na meron ng PGS groups eh. Pero merong wala. Like kami sa Western Visayas, wala kami noon. So nagkukumahog kami to consolidate the farms. Napakaganda po niya sagot ni Sir Jets, at alam ko na marami po mga kababayan natin ang natuto at nabigyan ng dagdag kaalaman po sa ating episode ngayon. Kaya maraming salamat po, Ma'am Kex and Sir Jets, sa pagsama niyo po sa amin. Maraming salamat din. Maraming salamat din sa panahon. Opo, Ma'am and Sir, sana po next time ay makalibot naman kami dyan kasama po ang ating writer na si Sir Vicky. At baka... Ano, alam po, 5 hectare yan eh. May dorm kami dito, so you can stay over. Oh, pwede, may tulugan, kompleto. Opo, looking forward po kami dyan, maraming. Yes. Hanggang sa muli po, ito po ang Agria ka dyan.